Lagyan ng 5 tasang tubig ang kasarola. Mm-hmm. Meron na. Lagyan mo raw ng 1 kasirolang tubig. Okay. O, yung susunod? Isang salop na asin. San salop? Sigurado kayong dalawa? Oo naman. Taupuin ang manok. Bakit may manok? Isda yung niluluto ko eh. Paano ko paupuin to, ha? Eh, magkano ba naman to? Oy, Dai, sagot ko to, no? At saka alam mo, therapeutic to. Paano ka naman makakapag-isip na maganda kung hindi ka maganda? Inawa nga ako doon kay Princess eh. Umasa yung bata doon sa pangako ng tatay niya. Isalagay namin ngayon, baon na baon kami sa utang at sa nanay pa niya. Abay, di kumilos ka! Eh, alam mo naman ayaw ni Tomas na magtrabaho ako. Oy, Dai! 90s na ngayon, di na uso yan. Lalo na ngayon, di siya pwede magtrabaho. Isa pa, graduate ka. Sayang ang pinag-aralan mo. Oo nga naman. At saka bahay ka ba niya pipigilan kung meron kong maitutulong na mabuti para sa anak niyo? Eh, sa palagay niyo ba, may tatanggap pa rin sa akin? Aba, oo. Alam mo, yung asawa mong yan, pinipigilan niya yung pag-asenso mo dahil natatakot siyang mapag-iwanan. Tipikal na insecure na lalaki. Mahirap sa babae ang walang alam gawin kundi ang magluto. Paano kung bigla ka niyang iwanan? Eh di ano, naiwan ka na katunganga. Okay. Complete the requirements mo. Good morning. Yung loteng ipinareserve mo, nung nasa school kami. Good morning, sir. Good morning. Ito ang payment. Good morning, sir. Good morning. Sino yung mabayang yun? Sir, applicant po. Yung nakataligod. Ah, sir, just one of our applicants. I want you to get their files, okay? And bring them to me. Yes, sir. Don't forget it. Okay. Good morning, sir. Good morning. A seat. Thank you. Cindy, as a real estate agent, your earnings will depend on your sales. Okay? There's no guarantee of a regular monthly income. To be perfectly honest ho eh, kailangan ko ho tong trabahong to. I like that. You're straightforward and honest. Thank you. I'm sure magkakasundo tayo. You report to me at 9 a.m. tomorrow. Sir? You're hired. Thank you, sir. Thank you. Ma, ano na naman yan? Nagugutom na yung apo ko eh. Magagalit na naman si Tomas niyan eh. Aba, wala siyang karapatan magagalit sa'yo. Hindi naman kayo pinakakain. Kaya eto, yan. Kunin mo yan. Ma, wag na. Katatanggap lang sa akin sa trabaho, kaya magkakapera na kami. Eh kung kakatanggap lang, wala ka pang trabaho, di ba? Utang yan. Pag may pera ka na, bayaran mo ako. Salamat, ma. Sige. Ma? Ma? Hoy! Tawag ba ni mo ko? Kanino galing ito? Aw, kanino pa? Kundi doon sa maganda mong biyanan, na akala niya'y kamukha si ni Rosa Rosa na nagbibigay ng relief. Nakala niya yung miyembro tayo ng mga p***a doon sa Mount Pinatubo. Ako hindi, ayaw mo ko sa inyo. Ano, Tomas? Bumubulong ba ka? Wala. Buti na lang, mahinantay nga ako. Hindi, pero talagang nakakalalaki na yung mami niyan eh. Alam mo, anak, ito ang masasabi ko sa'yo. Iparamdam mo sa kanya na ikaw pa rin ang hari. Na padre ni pamilya dito sa tahanang ito. Tama. Ako pa rin! Ling? Tama. Ah, Ling? Asos! Ling? Hatid mo naman si Princess sa eskwela. Oh, bakit? Ikaw? Saan ka pupunta? Pupunta ang trabaho. Eh, di pa sabi ko sa'yo ayoko.
Inay, mag-uusap muna kami mag-asawa. Siya! Halika rito, anak! Hamong magsuntukan yan sila mag-asawa. Mabuti nga, mag-uusap tayong dalawa. Tomas, sana intindihin mo naman ang sitwasyon natin. Ngayon na hindi ka pwede magtrabaho, wala tayong pera. Nangutang na nga tayo kay Inay. Kargo pa nga natin siya. Eh, ang mga gastusin naman dito sa bahay, hindi tumitigil. Pagkain, ilaw, tubig, tuition fee. Kasalanan ko ba kung maghanap ako ng paraan para maitawid ang pamilya natin? Ngayon lang naman eh, habang hindi ka makapagtrabaho. Sana intindi mo naman ako. Mauna na ako. Oh, anak! What's happening? Ma! Pinayagan ko? Tama. Ikaw pa rin ang ilaw ng tahanan. Kayo naman ang dilim. Papa, ba't ang tagal-tagal naman ng mama? Kasi, hindi ko rin alam eh. Pero, huwag kang mag-alala, darating na rin yan. Baka na-traffic lang siya. Bakit kailangan magtrabaho si mama? Alam mo, anak, mahirap ipaliwanag. Baka hindi mo lang maintindihan. Siguro kasi, you're Pilay. Kaya nag-volunteer si mama magtrabaho. Kaya ikaw ang mami at siya ang daddy. Alam mo naman pala eh, tatanong-tanong peto. Oh. Ba? Sorry. Kailan mo ba tatanggalin yan? Malapit na siguro kasi bukas may appointment ako sa doktor. O, di pwede ka nang magtrabaho para si mami dito na lang. Paring Tomas, ano bang meron at niyaya mo kami na pamili dito? Anniversary kasi namin ni Mrs. eh. Kaya gusto ko sana sorpresahin. Ano ba ang menu mo para alam natin kung anong bibilin? Ayan. Doon tayo. Ha? Okay. Magkano yung isda? 200. Para tignan muna ang sariwa. Oo, yung mata mo may sore eyes. Ayan. Bayad! Ay, kung buhay lang sana ang daddy mo, hindi na tayo magkaganito. Masyado na akong nahirapan sa buhay na ito. Yan na naman kayo, Inay. Matagal lang patay si Itay. Ayun ko. Ewan ko ba kunting mag-iiwa ako ng sibuyas na alaala ko ang kahapon lamang nakaranasan naming dalawa. Hindi lamang yun. Ito ang piborito niya sa lahat ng linuluto ko. Ito, ilunod mo na yan. Isama mo na ito. Pati na rin itong kutsilyo. Nabuisit na ako. Lutuan mo na yan at ginutom na ko. Tomas, bilisan mo na. Anak, basahin mo nga yung mga kung anong mga nakasulat yan sa mga lulutuin natin. Wala ba dyan yung kuhan? Sandali. Yung libro. A ver. O, yan, princess. Sige. Basahin mo. Malakas, tingnan natin kung anong isusunod dyan. Oo naman, pa. Sige. Tingnan mo, mas matalino ang anak mo kaysa iyo. Sige, banata mo. Lagyan ng 5 tasang tubig ang kasarola. Meron na. Lagyan mo raw ng 1 kasirolang tubig. Okay. O, yung susunod? 1 salop na asin. San salop?
Sigurado kayong dalawa? Oo naman. Paupuin ang manok. Bakit may manok? Isda yung niluluto ko eh. Paano ko paupuin to, ha? Papa, paalala mo kay Mama, bukas na yung family day namin sa school, ha? Ikaw na magsabi sa mami mo, tutal eh. Baka dumating na rin yun eh. Opo, Pop. Kasi naman anak eh. Paano yung anniversaryo pa kayo ang baduin nyo? Tinumutan ang kalagayan mo para kang waiter. Sus, Maria Joseph. Pinagbihis-bihis mo pa kami. Kami ng daddy mo nung araw, wala kaming ganyan-ganyan. Eh, Ma, alam niyo namang importante sa amin ni Cindy ang mga anniversary na ganyan eh. Hindi naman kailangan ang anniversaryo eh. Ang kailangan sa mag-asawa, tatlo lang yan eh. Magmahalan kayo. Magkaroon kayo ng magandang samahan at magkaunawaan kayo. Yun lang naman eh. Katulad ng daddy mo, sus, kung nabubuhay lang si Jack, Rudong. Kung nabubuhay lang si Jack, hindi sana ako magkaganito ngayon. Ma, buti pa. Dalhin nyo na itong bata sa loob ng kwarto para matahimik na kayo. Ano? Para makatulog na yung bata. Sige, good night. Halika na, matutulog na tayo, dali. Dali, halika na. Bahala ka na dyan sa anibersaryo mo. Ay, tumitindera. May kala sa akin. Sa akin yung tingin, ano? Sa akin. Uy, ako tinitignan. Tiklag kitang tingin eh. Oo, ako eh. Ay, hindi. Dali lang ha. Ay, ako. Sige ha. Thank you. Wala ka ba nakalimutan? Mukhang masarap ang linuto mo ah. Kaso busog na ako eh. Masarap ang kinain namin. Ah, sandali lang ah. Magbibihis lang ako. Halika na. Mamaya na. Eh, siya nga pala. Sorry. Nakalimutan ko yung anniversary natin. Ang dami ko lang talagang trabaho eh. Pasensya ka na. Halika na. Tulog na tayo. Cindy, kilala mo ako. Hindi ako mareklamong tao. Pero, hindi mo alam yung hirap na dinanas ko para lang sorpresahin ka eh. Okay, nakalimutan mo. At alam ko nangyayari talaga yun, pero ano man naman yung tumawag ka at sabihing gagabihin ka para hindi naman kami nag-aalala nitong anak mo. Biro mo, buong araw ako dito sa bahay. Siyempre naman, excited akong makita ka. Gusto kong marinig yung mga kwento mo, kung ano nangyayari sa trabaho mo. Konsuelo ko na yun eh. Masisisi mo ba ako, Cindy? Cindy? Pare, ano? Kamusta? Oh. Oh, ano? Kamusta yung anibersaryo? Okay ba? Mm. Ayos ba?
Asnale, bakit ganyan mukha mo? Mukha ka matamlay. Wala eh. Dinedma yung handa ko. Sayang lahat yung niluto ko. Mahain na raw siya sa labas eh. Pagod na pagod pa. Tinulugan nga ako eh. Tuloy eh. Nagdududa na ako eh. Pare, huwag kang magagalit ha. May pagtatapat kami sa'yo. Psst! Pare! Pare, kaibigan ano natin. Ate natin lang yun! Pare, magkakaibigan tayo. Sabihin nyo na. Kasi pare, paglabas namin kanina, nakita namin asawa mo, may naghatid na isa kotse. Mercedes-Benz. Mukhang big time. Palagay ko, yun ang nag-dinner sa asawa mo. Yun na lang tayo.